kare-kare na may twist ni Chef Reggie. Kasing lasa daw ng kanyang karanasan sa pagluluto. Ang fried chicken naman ni Manong Chavit, paborito ng mga Korean stars. Bakit nga ba niya natuklasan? At ang happy food na alok ng komedyanteng si Alex Calieja. Malasa daw dahil ito'y bunga ng kanyang pinaghirapang katatawanan. Food and stories of celebrity owners. Handa na nilang ihain dahil at ito, pak na pak sa sarap. Sosyo! Sosyo! Kapag food trip ang usapan, dapat hindi lang basta nakakatakam, hindi lang dapat nakakabusog. Siyempre, dapat budget-friendly din yan. Pero para sa ibang mga personalidad, ang food trip pwedeng-pwede ding pagkakitaan. Araw ng Linggo, naabutan naming busy-busy sa kanyang kusina si celebrity chef Reggie Aspiras. Siya lang naman ang isa sa pinakasikat na chef sa Pilipinas, lalo na kung Filipino cuisine o pagkain Pinoy ang pag-uusapan. Ang kanyang niluluto ay ilan lang sa mga ihahanda sa tinatawag niyang Manila Food and Wine Festival. The Manila Food and Wine Festival was born out of the Cebu Food and Wine Festival. The Food and Wine Festival is really about food. It's to celebrate food, different types of food. But for us, like me today, it's going back to my roots. Appetizer pa lang siguradong gaganahan ka na. Sino ba naman ang hindi matatakam sa kilawing hipon na nilahukan ng hinog na mangga galing Cebu? Ang bagnet sisig at crispy chicharon bulaklak. Blockbuster din ang ilan sa kanyang mga main course tulad na lang ng salmon na binalot sa pechay at kare-kare. Pero imbis na tradisyonal na dinurog na mani ang ginamit ni Chef Reggie na pampalapot at pampalasa ay ang sosyal na pistachio nuts. Wow! Ang class, diba? Ang sarap! At kung may handaan, hindi pwedeng mawala ang paborito ng lahat na lumpia. Siyempre, ang lechon. Tubong La Union si Chef Reggie at isang proud Ilocana. Kaya naman nananalaytay daw sa kanyang dugo ang pagkahilig sa pagluluto. Sa katunayan, 6 years old pa lang siya noong una siyang matutong magluto. Sa Europa siya nag-aral at nahasa sa kusina. Pero para sa kanya, wala raw tatalo talaga pagdating sa lutong Pinoy. There are a lot of things that I like to cook. Dinuguan, our dinadaraan also. Our pinakbet, of course, which is, shaken, not stirred. And, of course, our dinengdeng, which is basically a vegetable stew that you cook based on whatever you forage from your backyard. Ganap na alas 12 ng tanghali, isa-isa nang nagdatingan ang mga bisita ni Chef Reggie. Welcome ng isang tradisyonal na sayaw nating mga Pinoy sa saliw ng musika ng rondalya. Welcome to my Manila Food and Wine Festival lunch! Kwento sa akin ni Chef Reggie, ang pagluluto ang isa sa mga bagay na nagpapasaya talaga sa kanya. Para kay Chef, wala na raw masasaya pa sa pagsasalo-salo ng mga magkakaibigan at kapamilya sa harap ng hapagkainan. Food is always a cause for celebration. Because we are a happy people, diba? I mean, I think ever since we were born, we were always nurtured through food. In fact, a lot of times when you go to a Filipino home, you're not asked kamusta ka. Ang unang tanong sa'yo, kumain ka na ba? She's the most creative chef I know who can really mix and blend things together. So, again, it's perfect. Congratulations kay Chef Reggie. Napakamalikain mo, napakasarap ng luto mo, at lalong-lalo na masarap ang Filipino food na gawa ni Chef Reggie. Kung si Chef Reggie Aspiras ay kasalukuyang inoobra at kinakarir ang kanyang Filipino food with a twist, eto naman ang pinakabago mula sa Korea na pumunta na dito ngayon ng Pilipinas, ang kanilang tsanang BBQ chicken na kinahuhumalingan sa Korea at ngayon pinipilahan naman dito sa Maynila. O eto na, hulaan ninyo. Sino naman ang personalidad na nasa likod ng BBQ chicken from Korea? You won't guess! Sosyo! Sosyo!
Kung fried chicken rin lang ang hilig ninyo, dito sa restaurant naman na ito sa Quezon City. Hindi lang isa kundi anim na klase ng fried chicken ang pwedeng pagpilian. Sa mga cheese lover, meron silang tinatawag na cheeseling chicken. Sa mga mahilig naman sa baanghang, subukan ninyo ang hot spicy chicken. Meron din silang tinatawag na secret chicken, Gangnam style chicken. At syempre, hindi pwedeng mawala ang classic golden fried chicken. Lahat ng mga ito, from South Korea with love. Masarap yung chicken and it's well made and ang fresh yung chicken, it's well dipped with the sauces and the powder. Sobrang nag-exceed yung expectations kasi ang sarap talaga, especially the Gangnam flavor, pero walang makakatalo sa original. Ang celeb naman sa likod ng mga nakakatakam na fried chicken na ito, walang iba kundi ang negosyanteng si Louis Singson o mas kilala bilang si Manong Chavit. Anyong maseo, handa na ba kayo? I don't use any other shampoo and conditioner except Happy Hair Shampoo and Conditioner. Ayan. May keratin, may argan oil. All the best ingredients. Super straight na yung hair mo, super kintab. So proud of these products. Hindi na raw matandaan ni Manong Chavit kung kailan siya unang nakapunta ng bansang South Korea. Pero ang sigurado siya, masarap talaga ang pagkain doon. Marami, karamihan kasi ang Korean. Karate. Saka chicken, of course. Noong minsan daw na bumisita si Manong Chavit sa South Korea para sa isang business meeting, doon daw niya natikman ang version ng kanilang fried chicken. Dito siya nagkaroon ng ideya na mag-franchise at dalhin dito sa Pilipinas. Nung dinala ko rin nung may-ari, may habang mesa, ang daming hinanda. Ako, may kasama ba ako? May ko lang may ibang guest. Ang dami. No, kayo lang. Eh, gusto yung may-ari, tingman ko lahat yun. Masarap. Hindi lang ako kumakain ng chicken eh. Pero nung datingman ko, kumakain ulit ako. Para kay Manong Chavit, hindi pwedeng pagkumparahin ang lasa ng fried chicken nating mga Pinoy sa fried chicken version ng Koreano. Para sa kanya, sa anim na klase ng fried chicken mula South Korea, ang kanyang pinakapaborito? Kumbisan, spicy. Iyon ang ayaw ko yung may cheese. Masarap din ang mga Pilipino. Iba naman ang lasa nito. Daam joseon, suntakjibi kemanni. Tulad nating mga Pinoy, paboritong pagkain ng mga Koreano ang fried chicken. Madalas pa nga nilang kinakain ito kapartner ng beer. Ang franchise ng fried chicken restaurant ni Manong Chavit Singson ang pinakasikat at nangunguna sa bansang South Korea. Madalas itong mapanood na kinakain ng mga sikat na Korean actors sa mga napapanood nating K-drama. Meron lang naman itong mahigit 3,000 branches na sa buong mundo. Kaya naman, buong pagmamalaki ni Manong Chavit na dalawa sa branches nito pagmamay-ari niya. At binabalak din daw niyang magtayo nito sa mga probinsya. Ang BBQ chicken kasi, isa sa pinakamalaki na company sa Korea. Meron silang Chicken University. Kaya nung punta ko ron, may ibang ng building doon, tirahan nila lahat yung mga nag-aaral. Sa isang building, puro kitchen. Doon nag-aaral lahat yung mga chef nila. Kung ibang klase at lasa naman ang pagkain ng trip nyo, bakit hindi naman subukan ang Western food? Tulad ng baked salmon, Greek lamb, at roast beef. Ilan lang yan sa mga pwedeng pagpilian sa restaurant naman na ito na natagpuan namin. One-stop store na nga kung ituring ang restaurant na ito. Mula kasi umaga hanggang gabi, hinding-hindi ka magsasawa sa dami ng pagkain pwedeng pagpilian. At pati ang mga diet conscious, merong plant-based na pagkain na pwedeng lantakan.
Bukod sa masasarap na pagkain, isa sa mga paandar ng restaurant na ito, ang stand-up comedy act ng komedyante at manunulat na si Alex Calieja. Pero ang hindi alam ng publiko, isa si Alex sa kapartner ng kainang ito. Sa US nga, nag-perform ako, Filipino community, may pagkain. Hindi lang pagkain, ano, pika-pika, kundi pagkain talagang may kanin, sinigang, sisig. Dito, ang ginawa namin, kain ka muna. I-open namin yung door ng alas 7. Mag-show kami alas 9. So, ibig sabihin, nakapag-dinner ka na. Tapos, pagkasalang namin, mga 9 na. Patapos na, pwede ka na lang magpika-pika. So, nakumbay namin. Kasosyo si Alex sa negosyong ito ng magkapatid na sina Ina at Chef Aliana Asistio, na anak ng aktres na si Nadia Montenegro. Roast beef sinigang with mashed potatoes. Certified food lover daw sina Alex, Ina at Chef Aliana. At dahil parehong mahihilig sa pagkain, dito na nila naisip magtayo ng negosyo at buksan ito sa publiko noong Disyembre noong nakaraang taon. Yun po yung ano ko, yun po yung bisyo ko, food. I would always award myself with good food. Iniiba-iba yung atake sa isang pagkain. Kasi pagka pare-pareho lang, edi wala kami kaya kakaiba. Aminado ang tatlo na kung mahirap ang buhay artista, mas mahirap ang mag-manage ng negosyo lalo na kung pagkain. With showbiz, iba-iba rin yung mga katrabaho mo, iba-iba rin yung ugali ng mga tao. Hindi mo alam kung after the show magiging kaibigan mo pa. Pero dito, naging comfort ko po is bumabalik sila. As in, like, may customers ako, minsan 1 week nandito. So, sobrang nakakatawa lang sa heart po. Pagka on-cam kasi, pagka mal, ano mo, nag-error ka, ikaw lang. Dito kasi, pagka nagkamali ka sa restaurant, customer mo, biktima mo. Ikaw, lugi yung business mo. Sa lahat ng nasa menu, ang pinaka-specialty daw ni Chef Aliana ay ang adobo sa puti. Hi, Rated Corina! Ngayon, nandito tayo sa kusina ng Meats and Deli Cafe. Ako po si Chef Yana Asistio and ipapakita ko sa inyo kung paano namin pinaprepare ang isa sa mga bestsellers namin, ang ating adobong puti. At ito na po ang ating finished product, ang ating bestseller, adobong puti. Tara, kain na po tayo! Para kina Chef Reggie, Manong Chavit, Alex, Chef Aliana at Ina, food is life. Dahil ang pagkain, refleksyon din ng ating mga interes, ugali at pagkatao. Kaya explore lang natin yan at tikman what life can offer here in the Philippines. Tulad na lang ng mga ito, mga pagkain pack na pack sa sarap. Ito pinag-aralan talaga namin. Look at the back. Merong before and after. A real clinical trial from the United States. Because the active ingredient is tried and tested. A love to lash. Pampakapal ng pilik mata at kilay. Ang maganda dito sa love to lash ay yung applicator niya na pinasadya pa namin. Meron siyang foam. Kasi ilalagay mo yan doon sa parang pinaka-roots ng iyong pilik mata. Isang guhit lang sa baba at taas, pwede na, wag nang paulit-ulit, hindi kailangan. Use it and in 4 weeks, makikita nyo na ang difference. Pahaba na ng pahaba ang inyong pilik mata. And mababawasan ang lagas. Lalo na kung kayo ay nag-curl lash and nagmamaskara everyday. The only one in the market with a clinical trial, tried and tested, a love to lash.